Magandang araw mga ka-opangs! Ating pungtunghayan ang ikalimang kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Naging matagumpay ang fashion show na itinanghal ng opening night ng Bernardo Boutique sa Montejo Mansion. Nagkataong book lahat ang mga kwarto sa mansion at sa mga cottages dahil sa dami ng mga bakasyonista at mga turista. Ang daming benta ng gabing iyon at sa sumunod na mga araw. Apat na sales personnel ang nasa bagong bukas na boutique, dalawang babae at dalawang lalaki. Malakas din ang benta ng sumunod na mga araw at linggo. Masayang-masaya si Danny. Pero hindi na nito maikubli pa ang pagkahagard at pagmumutla. Naalarma si Carla. Kailangan na tayong bumalik sa Maynila, Danny. Pakiusap niya. Kailangan ka magpatingin sa doktor. Hindi ko gusto ang lagay ng kalusugan mo. Tama si Carla, pare. Sang-ayon ni Raynan na nakapansin na din sa pagbabago ng kaibigan. Bigla ang pagkahulog ng katawan ni Danny. Nawala ng gana itong kumain at pati sa gabi parang hirap itong makatulog. Ihahatid na kayo ng aking pribadong chopper, sabi ni Raynan. At pasasamahin ko ang doktor dito sa isla para mapangalagaan si Danny. Dahil limited lamang ang sakay ng chopper, umarkila pa ng isang helicopter si Raynan para makasakay ang iba pang mga kasamahan nila Danny na nagbakasyon sa isla. Carla, hinawakan ni Raynan ang kamay ng babae. Please, keep me posted with Danny's condition. Kung ano man ang maitutulong ko, sabihin mo lamang. Tumango si Carla. Dama niya ang sincerity ni Raynan nang sabihin nito ito. Sa kabila ng lahat ng kanilang sariling problema, nanatiling close ang pagiging magkaibigan nila ng kanyang asawa. Idiniretso na nila sa ospital si Danny at doon binigyan ng general check-up ng family doctor ng mga Bernardo. Seryoso at malungkot si Dr. Romulo nang humarap kay Carla. Kailangan nang ma-confine ng asawa mo, Mrs. Bernardo. Critical ang lagay niya. Kailangang mailagay ito sa intensive care unit. Sa ICU? Ganun kalala ang kalagayan ni Danny? Pero bakit, Doc? Bigla-bigla naman yata ang lahat. Hindi makapaniwalang tanong ni Carla. Ikinalulungkot ko pero kailangan. Doc! Matagal nang alam ni Danny na terminal ang karamdaman nito. Pero ayaw nitong gawa nito ng paraan. Pero bakit? Kung maimposibleng magagawa kayo para gumaling ito, bakit hindi nyo gawin? Kailangan kayo ng Mr. Mong mag-usap tungkol dito, Mrs. Bernardo. Pero ano ba ang dapat sanang gawin, Doc? Kailangan ni Danny ang kidney transplant. Pero ayaw pumayag ito na isagawa pa ito. Kidney transplant. Nang maaksidente si Danny, napinsala ng malala ang mga kidneys nito at mula noon ay nag-degenerate na ang mga ito. Nilabanan ni Danny ito pero his system is now poisoning itself. Oh my God! Tuluyan nang napaiyak si Carla. Your husband is dying, Mrs. Bernardo. Ani ng doktor. Mabuti na ang alam mo ito para maihanda mo ang sarili mo. No! Oh my God, no! Muling pumasok sa loob ng ICU si Dr. Ancheta. Nang lumabas ito, kinausap muli si Carla. Gusto kang makita ng mister mo. Pumasok ka na. Bago pumasok si Carla, tinanong niya si Brian na nasa tabi niya. Brian, ano ba ang tungkol sa karamdamang ito ni Danny? Bakit hindi mo man lamang nabanggit ito sa akin?
Ilang beses kong binalak sabihin ito sa'yo, Carla. Sinabi ko kay Danny na sabihin ito sa'yo. Pero ayaw nitong mag-alala ka. Danny had been very sick. Huwag kang masyadong magtatagal sa loob, Mrs. Bernardo. Sabi ni Dr. Anchieta. Pumasok sa loob ng ICU si Carla sa kinaroroonan ni Danny. Para sa kanya, mukhang torture ang chamber na ito. Napakaraming mga machines na nakapaligid kay Danny. They were beeping with each of Danny's vital signs. It was a macabre decoupage of tubes and needles and bottles. Carla, itinaas ni Danny ang kamay para mahawakan ang kamay ng asawa. Dapat ay nagpapahinga ka na sana. Nasaan si Lawrence? Nasa pangangalaga ng asawa ni Ramon na dumating mula sa probinsya habang wala tayo. Huwag kang mag-alala, mahusay itong mag-alaga ng bata. Ayokong makita ako ni Lawrence sa ganitong kalagayan. Of course, Danny. Hindi ko ito dadalhin dito kung ayaw mo. Masaya ako at naririto ka pa rin, Carla. Hanggang sa huling sandali. Dumaloy ang mga luha sa mga pisngi ni Carla. Hindi na niya kayang pigilin ang mga ito. Danny, bakit? Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? At ano naman ang magagawa mo? Nag-aalala ka sana ng labis. Ayokong gawin mo yun. Napakahalaga mo para sa amin ni Lawrence, Danny. Mahal na mahal ka namin. At mahal na mahal ko din kayo, Carla. Danny, bakit ayaw mong tulungan ka ni Dr. Anchieta? Bakit ayaw mo magkaroon ka ng kidney transplant? Carla, ayoko nang maging pabigat pa sa sino man. Pagod na ako sa pagiging lumpo at inutil. Kahit na mabigyan ako ng bagong kidney, lumpo pa rin ako. Ayoko sumailalim sa dialysis ng ilang taon dahil sa bandang huli. Iyon din naman ang kahihinatnan. Idinantay ni Danny ang kamay ng asawa sa dibdib nito. Gagaling pa naman marahil ako, Carla. Gusto kong gumaling muli. Danny! Napahikbi si Carla at yumakap sa asawa. Humagulgol siya dahil sa pagdurusa at nakaramdam din siya ng guilt and shame dahil may isa pang minahal niya sa kasabay ng pagmamahal niya kay Danny. Hindi umalis sa tabi ni Danny si Carla mula nung mapasok sa ospital ang lalaki. Umuwi lamang siya saglit para magpalit ng damit. Hindi na siya umiiyak sa harap ni Danny dahil nalulungkot lamang lalo ang pasyente. Pinilit niyang umiti at palaging napakaganda kapag bumibisita kay Danny dahil ito ang gusto ng asawa. Panay din ang dalaw ng Ate Aramina ni Danny at inalo nito si Carla. Kahit paano ay napaligayo mo, kapatid ko, sabi nito. Alam kong naging tapat ka kay Danny at minahal mo ito. Ate Aramina, yumakap si Carla ng mahigpit sa hipag. Tinawagan ko si Raynan at papunta na ito dito. Kahapon nung umuwi ka, sinabi ni Danny na gusto nitong makausap ito. Hindi na nagawang magsalita ni Carla. Napakalalim na ang kanyang pagdurusa. Palaging nasa tabi ni Carla sila Brian at Mark. Nang dumating si Raynan, agad itong pinapasok ng doktor sa kinaroroonan ni Danny. Naroon si Carla sa tabi ng asawa. Halatang nasiyahan si Danny nang makita ang kaibigan. Hinawakan ni Raynan ang kamay nito. Danny, you will make it, man. Kilala kita. Isa kang survivor. Malalampasan mo ang krisis na ito. Sana nga, Raynan. Pero kung sakaling talagang oras ko na, wala na tayong magagawa. Ipangako mo sana, pare ko,
Huwag mong pababayaan ang aking mag-ina kapag nawala na ako. Danny, huwag kang magsalita ng ganyan. Taguhoy ni Carla. Please, huwag mong sabihing iiwan mo na kami ni Lawrence. Gustong humagulgol ni Carla. Napakahirap pigilin ang dalamhating namuo sa kanyang dibdib. Namalagi sa ospital si Raynan mula nang dumating ito. Kinabukasan, nakasuot ng berdeng bestida si Carla nang bumalik sa ospital. Ang bestidang paborito ni Danny ang isinuot niya. Lumalabas lamang siya sa ICU kapag tinitignan ng doktor ang asawa niya. Maghahating gabi na nang lumabas si Dr. Ancheta mula sa kwarto ng pasyente nito. May papel itong ipinamulsa sa pantalon. Huminga muna ito ng malalim bago tumingin sa babaeng tensyonadang tumayo sa kinauupuan sa waiting area. Gusto kang makita ni Danny, Carla. Pinainom ko na ito ng sedative para makatulog. Tinitigan ng doktor ang kausap. Sa palagay ko ay dumating na ang oras. Napahawak si Carla kay Brian. Hindi. Hikbi niya. Hindi. Pumasok ka na. Masuyong sabi ni Raynan. Kailangan ka ng asawa mo. Pumasok si Carla sa silid ni Danny. Nagbibip pa rin ang mga machines na naroon. Umiilaw-ilaw ang mamunting berde at pulang mga ilaw. Ang lahat ay tahimik. Carla, nanghihinang nasambit ni Danny. Naririto ako, darling. Naupo si Carla sa gilid ng kama ng asawa at hinawakan ang kamay nito. Napakaganda mo ngayong gabi. Gustong gusto kita sa bestidang berdeng iyan. Ito ang suot ko nung una tayong magkita, remember? Nang mag-apply ako sa inyong opisina. Humaplos ang kamay ni Danny sa pisngi ni Carla sa buhok niya. Napakaganda mo talaga, mahal ko. Hindi ako maganda, Danny. Gusto na sana niyang sabihin sa asawa na may kasalanan siya dito dahil mahal pa rin niya si Raynan. Pero alam niyang makakadagdag lamang ito sa paghihirap ng lalaki. Wala siyang magawa para mabawasan ang physical pain ni Danny. Pero hindi niya gustong maging dahilan ng emotional death nito. Oo, maganda ka, Carla. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Huminga ng malalim sa Danny. Alagaan mo mabuti si Lawrence para sa akin. Ipinapangako ko. Kumusta na si Lawrence? Ayun, malikot, mataba at tinatanong ka. Ayaw kasing pumayag ng mga doktor na dalhin ko siya dito. Hindi din ako papayag dahil gusto kong matandaan ako ng ating anak na maayos ang anyo at malusog. Ayokong makita nito ako na ganito. Napahikbi si Carla. Napakagwapo ni Lawrence. Sana ay magkita ko pa siya muli. Akin ito, hindi ba, Carla? Sa maikling panahong nakasama ko ito, anak ko si Lawrence. Oo, mahal kong Danny. Iyo ito. Anak mo si Lawrence. Pinaligaya ninyo ako. Kayo ni Lawrence. Sa loob ng 2 taon, naramdaman kong isa akong lalaking muli na may asawa at anak. Maraming salamat, Carla. Darling, ikaw ang dapat na pasalamatan. Danny, huwag mo akong iiwan. Mag-isa ako at mangungulila kapag wala ka na. Ngumiti si Danny. Hindi ka magtatagal na nag-iisa. Kung ako lamang sana ay buo at malakas, lalabanan ko ang sinong mang magkakagusto sa'yo. Pero hindi ko magawa ito, Carla. Pagod na ako.
Mahalin mo sana ako ng sapat para makaalis ako ng maayos. Mahal na mahal kita, Danny. Manatili ka sa piling ko ngayong gabi. Humigpit ang hawak ni Danny sa kamay ni Carla. Oo, mananatili ako dito. Naririto lamang ako. Gusto kong makapiling ka magpakailanman, Carla. Muling nagkaroon ng lakas si Danny para haplusin ang pisngi ng asawa. Carla, ikaw ang tanging pinakamamahal ko. Sa pagkakataong ito, naging mabuti ang tadhana kay Danny. Namatay ito tulad ng gusto nitong mangyari. Payapa siyang nalagutan ng hininga habang natutulog at daladala nito ang image ni Carla sa paglilisan.